paano na lang kung ang ganitong nilalang na hindi mo pinaniniwalaan noon ay biglang magkatotoo at magpakita sa'yo. I'm gonna check if he's safe. Is he there? Oh God! Judy, he's there! He's there! Oh, Connor, I'm freaking out, man. Magbabaka sakali ka bang harapin ito? O kaya naman, tumakbo na lamang dahil sa maaaring panganib nitong dala. Ang nilalang na ito, nakilala sa tawag na Slenderman, ay isa sa naging popular na humanoid creature na makikita sa internet. Naging tanyag ang ganitong nilalang sa buong mundo at nagpasalin-salin na rin ang mga kwento nito na nagbigay naman ng katatakutan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ayon sa paglalarawan dito, ang Slenderman ay isang uri ng isang nilalang na may napakahabang payat na mga kamay at braso. Medyo may katangkaran din daw ito. At mapapansin dito na ang mukha nito ay walang ilong, bibig at maging ang mga mata. Mahalintulad ito sa isang uri ng guwisin sa South Korea na tinatawag na Dalgyal Guwisin. Ikinuwento ko na ito at ginawan ko na rin ang video. Ngunit ang Slenderman ay kilala sa karakter bilang isang lalaki. Samantalang ang Dalgyal Guwisin naman ay isang babaeng multo. Ang Slenderman ayon rin sa iba pang paglalarawan, may lumilitaw raw sa kanyang katawan na mga itim na galamay at humahaba raw ito na maaaring gamitin raw nito pambiktima sa mga nais niyang patayin. Nakasuot ito ng isang itim na kasuotan at notorious na nambibiktima ng mga kabataan dahil ito ang kanyang paboritong biktimahin. Kaya rin itong manghipnotize ng taong kanyang gustong patayin. Sa pamamagitan raw ng pag-unat nito sa kanyang mga kamay at braso maging ang kanyang mga galamay. Maaari naman raw ito magpakita sa mga mapupunong lugar, sa kagubatan at maging sa mga tagong parte ng bundok na sinasabing ito raw ang kanyang natural na tirahan na naghihintay lang ng pagkakataon para mambiktima ng mga bata. Ayon naman sa ilang mga kwento-kwento, sa oras na ikaw raw ay ninais niyang biktimahin, susundan at susundan ka nito hanggang sa makaramdam ka ng takot at maging paranoid. Ang ganitong nilalang ay lumulutang kapag nanghahunting ng biktima na hindi mo namamalayan na nasa likod mo na pala ito. I can't tell. Oh my God! Go! Run! Noong May 31, 2014, sa lugar ng Waukesha, Wisconsin sa Amerika, ang dalawang dalagita na si Morgan Geyser at si Anissa Wire na nooy 12 taong gulang pa lang ay inakusahan ng Wisconsin Court of Appeals ng kasong attempted first degree intentional homicide. Dahil umano sa pagtatangkang pagpatay ng dalawa sa nooy kanilang 12 taong gulang na kaklase, sa pamamagitan ng pananaksak umano dito na tinataya namang 19 na tama ng kutsilyo ang nakita sa katawan ng biktima ayon sa imbestigasyon. Ayon naman sa mga otoridad, tinanong umano nila ang dalawang dalagita kung bakit nila nagawa ito sa kanilang kaklase. Ang naging tugon nila ay nais daw nilang maging proxies o maging kahalili ng Slenderman. Ang pagpatay umano nila sa kanilang kaklase ay unang hakbang umano para maging kabilang dito. Base ito sa kanilang nabasa online. Ayon sa paglalarawan sa insidente, matapos raw iwan ng mga sospek ang biktima sa isang malagubat na lugar, nakita naman ito ng isang siklista. Habang ang biktima ay gumagapang patungong kalsada na tila ba ito ay duguan. Dali-dali namang tumawag ang siklista sa polisya at himala namang nakaligtas ang biktima sa kabila ng kanyang natamong pinsala. Ayon naman sa ilang pagsusuri, ang umatake umano sa biktima na sina Anissa at Morgan ay nasuri umano na may sakit sa pag-iisip. Kinumpirma ito ng isa sa magulang ng isang suspect
At iniulat rin na ang isa sa dalagita ay nagsabing pinapanood raw siya ni Slenderman. Kaya daw nitong basahin ang kanyang iniisip at kaya din daw nitong mag-teleport. Ngunit sa kabila ng mental illness umano ng mga suspect, naharap ang dalawa sa isang kaso na may 45 hanggang 65 taong pagkakakulong at may 500,000 dolyar na piyansa bawat isa. Bagamat menor de edad ang mga nasasakdal, kinukonsidera pa rin ng korte na ang mga suspect ay maaaring patawan na naaayon sa kaso ng wasto na ang edad. Nagsimula ang paglalarawan sa Slenderman noong June 2009 sa isang internet forum website na Something Awful, kilalang comedy website na naglalaman umano ng sari-saring content, mga articles, edited pictures at marami pang iba. Nilikha umano ito ng isang forum poster na si Eric Nadsen na may username na Victor Search, nang ito ay kanyang ibinahagi sa isang Photoshop contest. Dalawang larawan ang kanyang ibinahagi. Ang isa ay may taon pa na 1983 at ang isa naman ay 1986. Mapapansin rin dito na may mga quote ang bawat larawan at binigyan ng mga iba't ibang kahulugan. May iba't iba namang teorya ang ilan kung saan nga ba nakuha ang ideya sa pagkakagawa ng Slenderman ni Nadsen. Ngunit nilinaw ni Nadsen na ang naging inspirasyon umano niya sa paggawa ng ganitong nilalang ay ang ilang mga horror games, horror novels at ilang films na nagsilbing pinagkuhanan umano ng ilang characteristics ng Slenderman. Ang Slenderman character ay nag-viral sa internet. Tinangkilik ito sa buong mundo at ginawan rin bilang isang character sa ilang video games. Ginawan rin ng ilang mga films ang Slenderman sa isang YouTube channel na may pangalang Marble Hornets na tinatayang may 90 entry ang mga video nito. Halos lahat ng video ng channel ay inspirasyon sa character na Slenderman na may mahigit ng 500,000 subscribers. Noong 2014, nagkaroon ng malaking kontrobersiya ang Slenderman character matapos mangyari ang insidenteng nangyari sa lugar ng Waukesha, Wisconsin, isa sa mga estado ng bansang Amerika. Nagkaroon ng mga pangamba ang mga magulang sa kanilang mga anak tungkol sa mga nababasa online tungkol sa Slenderman. May mga balita rin noon na may mga batang nagtatangkang magpakamatay at isinisisi ng ilan sa character na si Slenderman. Ayon naman sa isang creepypasta moderator, sinabi nito na hindi sila nagtuturo sa mga bata na paniwalaan ang kanilang mga kwento tungkol sa Slenderman at hindi rin sila nagtuturo maging bayulente ang mga ito. Naglabas naman ng saloobin si Eric Nadsen sa mga nangyari lalo na sa dalawang dalagitang nakulong. Sinabi niya na labis siyang nalulungkot sa mga nangyari at naawa umano siya sa mga pamilyang naapektuhan ng ganitong pangyayari. Ang Slenderman ay isang fictional horror character na binuo sa imahinasyon ni Eric Nadsen. Ngunit may ilan pa ring nagsasabi na totoo ang mga pagpapakita ng mga ganitong nilalang. Nasa sayo pa rin ang pagpapasya kung ikaw ay maniniwala sa ganitong nilalang o hindi.